labag sa batas ang kanyang ginagawa na nagbibigay ng kunwari libreng eyeglasses na walang licensed optometrist na kasama. Labag sa batas din dahil hindi wastong prescription glasses ang natatanggap ng mga beneficiaries. Pero hindi naman talaga ang kasong violation of RA 8050 ang habol ng NBI. 20,000 pesos lang naman ang piyansa. Madali itong bayaran ni Francis Leo at makalabas kaagad. Subalit ito lang ang warrant of arrest na nasa pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos. Ang kailangan lang ng NBI ay maaresto siya at mapailalim sa fingerprinting. The NBI needed to establish that Francis Leo Antonio Marcos and Norman Antonio Mangusin are one and the same person. And a fingerprint match was needed to accomplish that. Hindi alam ni Francis Leo may ibang warrant of arrest na nakaabang sa kanya. Ito'y warrant of arrest for qualified human trafficking para sa kay Norman Antonio Mangusin. Non-bailable. Walang piyansa. Kaya as soon as he was fingerprinted as Francis Leo Antonio Marcos and these were matched with his fingerprints as Norman Antonio Mangusin, hindi na siya pinayagan na makapagpiyansa. Kasi sa totoo lang, peke nga lang naman talaga ang kanyang pagkatao bilang si Francis Leo Antonio Marcos. Alam ko na muna sa umpisa ang tungkol sa warrant of arrest laban kay Norman Antonio Mangusin for human trafficking. Upon the request of law enforcement officials who were coordinating with me, inilihim ko lang muna ito. I kept mum about it. Kunwari, wala akong alam. Hindi ko binanggit na mayroon siyang warrant of arrest na walang piyansa. Kailangan hindi siya mabigyan ng warning na mayroon pala siyang warrant of arrest without bail sa totoo niyang pangalan na si Norman Antonio Mangusin. Ito po ang story behind the scene na tinatawag. At ito rin po ang dahilan kung bakit sigurado ako na may mangyayaring raid at huhulihin si Francis Leo Marcos. All the while, Francis Leo was thinking that he could get out of jail quickly. Yung Baguio case lang kasi ang alam niya. Nakalimutan niya na noong 2006, nakasuhan siya for qualified human trafficking at ito'y isang non-bailable case. Ang kaso na ito ay ang pag-recruit ng mga babae na nangangarap na magtrabaho sa mga pabrika sa Europa, lalo na sa Germany at Cyprus, at sinisingil sila ng malaking halaga bilang placement fee. Ang problema, pagdating ng mga babae doon, hindi pabrika ang kanilang pinagtatrabahuan. Ginawa sila na mga prostitutes. Labag sa batas ang kanyang ginagawa